So, maiba-iba naman tayo, Samsung. Kasi ito, personal na cellphone ko to. I-review natin para kung sakaling maisipan nyo bumili ng Samsung. Now you're watching Team Kiko Vlog. Ang value na ito na nabili ko is 7,300 something na ito. Basta ganun something. Okay. So ngayon, medyo mababa na siya ngayon kasi ilang buwan na lumipas simula nung nilabas nila to. That is 1 year na. Exactly, kasi 1 year, March. So dumating yan dito sa global version nila, siyempre mga April. So pag lumabas ng March, lalabas yan April o kaya May. Please don't forget to subscribe. Thank you. Ito, sa loob ng box. Ayan, nakita nyo, nandiyan pa yung box na. Okay. Meron na siyang libreng jelly case. Yeah. Meron din siyang headset. Tapos yung Type-C cable niya. Tapos yung fast charging niya ng 15 watts siya. Siyempre yung SIM ejector pin. So yun ang laman na sa loob. And yung documentation niya. Okay. Warranty paper. Tapos yung quick manual guide. Ayan. Okay. So nandiyan yung instruction. Paano ganyan. Ayan. Ang variant na ito, 6GB RAM, 128 internal memory. So, mahilig kayo magpipicture, magse-selfie, tapos kung nag-start na rin kayo ng vlogging, much better yung lakihan nyo yung variant ng memory. Tapos bili kayo ng malaking memory card din. Huwag kayong bibili ng 3264, at least 128 pataas. Ang value naman yan is nasa 500 to 800 sa NT. So, ewan ko lang sa peso kung magkano. Pero kung sa NT rito, medyo meron silang mga brand na, mga ibang brand ng memory card na nagsisale. So, yun na lang ang i-grab nyo, kuhanin nyo. Kasi lahat naman yan is maganda. Kasi kung sa memory card lang, Taiwan, number one din yan sa manufacturing ng memory card. Meron siyang 48 megapixel main shooter. Meron siyang 8 megapixel sa ultra wide. Tapos yung micro depth niya, oh, meron din siyang 5 megapixel. Diba? Ito, kung nakikita nyo, meron siyang LED ron. Meron siyang LED, yan yung camera niya. Tapos meron siyang features ng panorama. Pero, wala siyang slow-mo. Okay? Wala siyang time-lapse. Okay. Ito yung masasabi kong medyo disappointed ako sa Samsung sa paggawa nila ng camera. Magaganda yung camera niya, maganda yung quality, maganda yung pag-picture mo dyan, naka-details. Yeah. Pero yung slow-mo at saka time-lapse, wala sila. Dapat started nyo na yan, ilagay nyo na yung i-normalize nyo yung slow-mo at time-lapse. Parang yung ibang brand nandun na yun eh. Yes? Tingnan natin yung camera. Yan. Oh. Video. Up to 10 times. Oh. Kaya lang, nung nakikita nyo, napapansin nyo, hindi siya stabilize, no? Magalaw siya, magalaw. Magalaw na yung kamay ko, magalaw pa yung camera. Hindi, pero magalaw talaga itong ano na to. Kahit lalo na pag magbibideo ka tapos naglalakad ka, talagang asing shaky. So kung gagamitin nyo to pang labas, dala kayo ng ano yun, bili kayo ng gimbal. Yan, hindi ko alam kung magkano eh. Hindi pa rin naman ako nagtingin-tingin sa labas kung magkano yung gimbal na na pwede kong i-ano rito, i-kabit rito pag mabiyahe ako. Pero mostly kasi ang vlog ko is dito lang talaga sa loob ng dorm. Sa yung travel vlog ko,
wala, hindi ko pa sinusubukan. Siguro pag mamamasyal ako, susubukan ko din mag-travel vlog. Kung sa picture lang din ang pag-uusapan, quality to. Kasi yung mga video ko rito dito sa diyan sa vlog ko, yan talaga ginagamit ko. Yan lang. Oh. Kung naka-details yan, ano, malinaw naman, no? Oh, di ba? Kita nyo? Oh. Okay. Kung sa selfie camera, ng pag-uusapan, okay, meron siyang notch dito. Ayan, notch yan. Okay. Megapixel to 20 megapixel yung selfie camera natin. So, maliwanag yan. Okay. Oh, kita nyo. Tingnan mo ah. Yan lang oh. Oh, yan lang. Macro. Panorama. Yan lang ang special dito. Wala na iba. Oh. Wala na, yun lang. 'Di ba? Oh, kita nyo ilong na to. Hello. Oh, wag na. Yan ang pakialam niyan. Okay, etong cellphone, dito pa rin yung main power sa kanan niya. Tapos yung volume up and down. Up, down, volume rocker. Sa kabilang side, nandiyan yung SIM tray niya. Okay. Pwede nyo siyang lagyan ng dalawang SIM card. Tapos dito mo na rin kakabit yung memory card mo. So up to 512 pwede ka mag-extend dyan. So pwede kang bumili ng 60 kan sila dyan, tatlo. Pero okay naman yan, malapad naman yung chips niyang, yung SIM tray dyan. So kakasya sila dyan kasi maliliit lang naman yun eh. Sa ilalim, nandiyan yung 3.5mm jack natin. Tapos nandito yung charging port. Yeah, Type-C. Nandito yung microphone. At nandito yung grill ng loudspeaker. Sa taas niya, yung noise cancelling lang. Yun lang. Okay. Ito ay siya ay protected ng Corning Gorilla Glass 3 dito sa likuran at saka sa harapan. So kung mapapansin nyo is para siyang plastic. So, plastic talaga yung dating itsura. Pero hindi naman siya ganun ka-cheap tingnan. Mid-range yan. So may quality pa rin yan. Yeah. Ito nababalutan niya ng plastic. So dito nga nararamdaman ko na parang nagbabalat. Okay. So ang kulay nito ay available, meron siyang apat na klaseng kulay. So meron siyang white, meron siyang blue, meron siyang red, meron siyang black. Yung red, yun ang sanang gusto ko, kaya lang noong time na bumili ako, wala nang available. Kasi medyo paluma na nga yung stocks na itong Samsung na to. Tapos ang communication nito, communication function like mayroon siyang Bluetooth. Okay, meron siyang GPS, meron siyang NFC, meron din siyang radio. Oh, bibira na ngayon sa cellphone na merong radio. So kung ang phone na nabili mo may radio, okay yan, panalo yan. Lalo na pag umuwi ka na ng probinsya, yung mga Pinoy. Yan, pag magsasettle ka na sa Pilipinas, so pag wala na talaga internet, sasagap ka na lang ng radio. Tama na lang. Tama. So ang battery capacity nito is malaki. Talagang asin talaga pinaghandaan ng Samsung to. It was 5,000 mAh non-removable battery. Resolution 1080x2400 pixels. Display Super AMOLED. Size 6.4 inches. Android 10 ewan ko lang kung ma-upgrade pa natin to ng 11 siguro. Maybe, baka mag-upgrade siya pag dumating na yung mag-one year na rin to eh. Siguro baka ngayong taong papasok to magkakaroon siya na upgrade ng Android 11. Ewan ko lang, not sure. So, ang chipset niya MediaTek P65, Helio P65 Octa-core, yun naman ang normally na ginagawa ng mga CPU.
Octa-core na talaga ang lahat ng cellphone ngayon. So na-testing natin yung camera, na-testing natin yung video. Okay. Ilang naman ang inaano ko, so connection. Ito. So meron siyang Bluetooth diyan, ay ang flashlight. So meron din siyang link to Windows kung meron kayo Windows ng Windows 10 Microsoft. Yan, pwede niyo na siyang i-connect. Okay, tapos meron ako na discover din dito. So meron siyang scan na QR code reader. Ayun. Yes. Tapos yung ito nga NFC, no. Always on display. Tapos yung quick share niya. Oh. Quick share. Mga contacts. Tapos ito nearby share. Ito yung mga pag magpapasa kayo ng mga video, picture. Okay, mas mabilis to sa isa sa Bluetooth o kung anong apps. So yung isang cellphone, merong ganito rin, nearby share. Open nyo lang yung location nyo. Yun siya matatanggap, madali. Napakabilis na ito kasi nasubukan ko na rin to. Yeah. Kung bibili kayo talaga ng ano, ng yung lagi nyo tatandaan ng cellphone, smartphone, lagi nyo tatandaan is kukuhanin nyo 6A128. Bakit ko sinasabi? Kasi kailangan na malaki ang internal memory. Kasi sa mostly sa lahat ng smartphone, Android. Okay. Kung bakit nilalakihan din nila yung space noon, dahil gawa ng Facebook, andyan. Meron na naka-install na Spotify. Spotify ba tawag dyan? Meron din siyang nakita ko rito, Netflix. Ayun, Netflix. Okay. Tapos yung Samsung. Siyempre, kung Samsung, Samsung yan. Kung Huawei, Huawei yan. Kung Vivo, Vivo yan. Etong mga to ay mga kumakain ng memory yan eh. So, daladala yan ng built-in phone memory. So, pagdating ng, pag-check nyo ng memory card nyo, nandiyan na yan. So, once ito, in-upgrade nyo, in-update nyo itong mga to, kakain ng memory yan naman yan. So, yung memory nyo, mababawasan na naman. So, kung hindi mo naman ginagamit to, ito, ako hindi ko ginagamit yan eh. Huwag nyo na i-update para hindi siya kumain ng memory. Kahit yung Facebook, hindi ko na rin na-update yan. Wala namang gamit yan eh. Yung Samsung members na yan, hindi ko na rin binubuksan kasi hindi ko rin magagamit yan. Eh, kaya lang, hindi ko rin naman pwede i-install. Kasi pag in-install ko yan, magma-malfunction yung cellphone mo. Magkakaroon ng corrupt. Yeah. Kaya, pabayaan nyo lang ganyan. Huwag nyo lang buksan. Yung fingerprint na scanner na ito nandito sa nasa unahan sa display. Oh, ba? Bilis ba? Okay. Mabilis naman yan kasi depende yan sa pagkaka-record ng fingerprint nyo. Kung meron kayong katanungan, i-comment nyo lang dyan sa comment. Siyempre, sa comment. Pero kung wala naman, okay lang. Paki-like na lang. Tapos, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Yeah. May YouTube channel din kayo. Comment lang din kayo dyan. Subscribe ko rin kayo. Okay. Meron pa ako nakalimutan ipakita sa inyo. Ito rin. Oh. Diba? Meron ka ng ruler, oh. Oh. Ngayon, kung naliligaw ka, meron ka na rin kompas. Next vlog.